Hello, good evening po. Ang recipe po natin ngayon ay creamy pork chop. Ang ating ingredients is 6 na pirasong pork chop, mushroom, garlic, onions, creme fraiche, konti pong kailangan po natin ng harina, konti po mamaya, asin, saka paminta. So, ang una po natin gagawin ngayon, lalagyan ko po ng asin ang ating karne. Iaano po muna natin. Bali na tenderize ko na po siya kanina. Papakita ko po mamaya. Lalagyan po muna natin ng asin. Konting asin po. Kasi hindi na ako nagtakal. Kasi malalaman naman po natin kung masosobrahan po natin yung ating paglagay ng asin. Lalagyan ko na lang po ang aking kamay. Nagugas po ako ng kamay. Huwag po kayong malala. Nagugas ako kahapon pa. Okay lang yan. Diba? O yan. Lalagyan po natin ng asin. Para po maano yung ating karne. Hindi po asin. Yan po. Lalagyan ko na po siya ng asin. Bali, 6 na pork chop po ito. Okay lang po sa pang pamilya lang po yan. Tapos, lalagyan po siya natin ng paminta. Ganun din po. Parang paglagay lang din po ng sprinkle lang po natin yung paminta para hindi naman po kailangan madami. Nasa sa inyo na po kung gusto nyo po ng mapaminta kasi maanghang-anghang po pag may maraming paminta. Kaya kung may mga bata po kayo, hindi po natin pwedeng lagyan ng maraming paminta. Tapos na po ang asin. Tapos lalagyan po natin siya ng konting harina. Para po pag-prinito po natin mamaya, tender pa rin po siya. Ayan po. Isang, ganyan lang po. Tama na po ito. Hindi po natin kailangan marami. Isang tablespoon po ito. Siya. So, okay na po ang ating pork chop. Up. So, okay na po ang ating pork chop. So, magigisa na po tayo. Iniinit ko na po ang ating kalan. So, kung may natitira po kayong harina, okay lang po. Kahit hindi nyo po may ilagay lahat, okay lang po yan. Wala pong problema. Magpiprito po pala tayo ng pork chop muna. Ayan po. Nakapagpainit na po kami ng mantika. Magpiprito na po tayo ngayon ng pork chop. Ipiprito po natin sila. Bali, hindi rin po natin kailangan dito ng maigi. Kasi gigisa po natin sa mamaya with the sauce ng cream. So, ito po natin silang ipiso.
Ito na po ang ating steak. Mag-prito on. Tapos natin mag-prito. Mag-digisa na po tayo ngayon. Ito na po ang ating steak na na-prito ng konti. So, mag-digisa na po tayo. Tayo ng mushroom. Nilipisa po natin ng konti bago po natin ilagay yung karne. So, halu-haluhin lang ho natin ng konti. Hanggang maluto po siya na. Pakikita naman po natin pag maluto siya ng konti. Tapos ilalagay na po natin yung ating cream. Okay na ho siya. Na po ito. Kaya na po natin ilagay ang ating cream. Natin. Pakuluan po natin siya ng konti. Sabay na rin po natin lagyan ng konting asin. At saka konting paminta. Pero huwag niyo pong kalimutan tikman, baka ho malat or medyo kulang po sa asin, kaya tikman nyo lang po. Nasa panlasa po yan eh. May panlasa pong maalat, may panlasa rin pong iba na hindi ho maalat ang panlasa, kaya depende ho yan sa inyo.
Okay na po ito. Very creamy na po siya. Makikita naman po natin. Ayan. So, lalagyan na po natin ang ating ketchup. Lagay lang po natin isa-isa para hindi mo siya ma para mas maganda po tingnan. At maano po niya yung kanyang sauce. Tingnan nyo na lang po. Ayan. Basta iyanon nyo lang po ng mahinang apoy habang sinisimul po ng kaunti. Ayan. Okay na po siya. Kumulo na po siya. Kapag makita po natin, creamy na po yung kanyang sauce. Pwede na po natin siyang hanguin. Okay na po siya. Luto na po ang ating creamy pork chop. Hala. So, titikman na po natin. Kuha po tayo ng isa. Ayan. Ayan po siya. So, malambot po siya. So, guys, kung gusto niyo pong mag-subscribe, kung meron po kayong comments, please like and share. Thank you! Yan, ganito po. Iganito po muna natin to bago po natin lalagyan ng konting harina. Para maging tender. O, para malambot siya pag pinito ko mamaya. Lahat po yan. Ganyan po natin sila lahat. Kung naman po natin gamitin po natin yung ganito ng kutsilyo. Sa kabila po ng kutsilyo ang gamitin po natin. Hindi po siya madurog. Baka naman magiling na po natin at magkahiwa-hiwalay na po pag-prinito.